Hello, sa mga pagpalang panahon sa ating lahat. Ito po tagapaglingkod niyo, Karong ng Diyos, si Kitina Kagarards. Pagkita ko po sa inyo kung paano ako mag-cut ng baoy sa mata sa bibig. Pero papansin niyo, meron po itong tatlong bahagi. Libon, at mata, at ang bibig. So, ang regular kasi na 1 ay isa lang ang tinatawag na guhit. Ngayon ay tatlo. So, pakita ko sa inyo kung paano mag-cut. Ipapalis na lang po natin siya. So, ganito po tayo mag butas ng ano o mag cutting ng
1 eye. Mamarkahan po natin ito. Kasi ang 1 eye, pwede po ang gilid nito gagamitin sa depensa. Pwede po sa paswerte. Yan. So, ganyan ang ano niya. So, ipapolish pagkatapos. Yan po ang ating baos ang matay sa bibig. So, sample ko sa inyo. Yan, ganito po. Marami na po ko ginawa mula kanina umaga. Ay, ipakita ko lang. Yan. So, ito. Yan. So, yung tatlong mata at sa bibig. Yan. Ginagamit sa pangkalahatan. Malakas po sa pagkahatak ng suwerte. Yan. So, ito naman ay libon. Yan. Taguliwas at saka kabal. So, magagamit pa rin po sa pangkalahatan. And ito. Bawis sa matay sa bibig pa rin. Yan. So, ganito ang kanya. Ano. So, ipalis na natin yan mamaya. Ito naman ay tatlong mata pa rin pero magkadikit yung mata. Yan. So, ganito. Pero ito yung pinakamakapal na bao. Tingnan nyo. Yan. Ito din isa, baong libon po. Yan. So, ito, polish natin. So, yan. Sana po yung ma-like and share, subscribe nyo po video natin. Yan. Video maagang maaga. Naisipan ko biglang mag-vlog, no? Lipat ko ang sampan dito sa kabila para makita niyo ang pag ano ko paghasa. Yan ganyan. Mas dia. Ang paggawa ng
pintas na ba o? Titingnan nyo, parang pasimple lang. Pero ano ba rin, hindi po nawawala sa atin yung pag-iingat natin. Pero dahil yun nga, nasa larangan spiritual tayo, siyempre bago tayo gumagawa, nagpo-pundasyon tayo para hindi po magkapalpak sa trabaho natin at hindi tayo masugatan. So, yan po. At sana po ay may natutunan kayo. Sa gustong gumaya, mag-PM kayo para maturuan ko kayo anong mga proseso sa paggawa nito. And again, isang mapagpalang panahon sa atin lahat. At sana po ay ma-like at share, subscribe niyo po ang video natin upang matunghayan ninyo ang susunod ng kabanata. Merry Christmas po sa inyo at mapagpalang panahon sa ating lahat.